Okay, so we are rolling. Good evening, CJ. All right, so our slogan is advancing lordship apologetics in the age of reason. Nakuha namin itong term na lordship apologetics sa dialogue ni James White together with other apologists also. Ilan ba sila doon? Parang lima ata sila. So, yun. And the name of the extension of the ministry of Salitran Covenant Bible Church is the Christian Worldview Project. And ngayong gabi ay pag-aaralan po natin ang very important subject na question. How is Christianity true? So we will not be learning tonight how to defend our faith. Why? Because in order to defend our faith, we must know how true itong dinedefend nating na faith. Or sigurado tayo na nasa tama ba talaga itong faith na tinatayuan natin. Because if ang problema kasi sa ano rin, sa circle ng Christianity, there are apologists that when they defend their faith, they defend a probabilistic God. Pag sinabing probabilistic God, ibig sabihin, God na hindi certain. Okay? Hindi sila certain sa God na dinedefend nila. Well, sa atin po, dito sa pag-aaral po natin, we are defending a certain God, a God that really exists. And we will answer this question, how is Christianity true? So, merong short answer dito. And sometimes, this answer is quite intimidating. Okay? Sinabing intimidating, it is as if that nagbigay ka lang ng words at hindi ito naiintindihan. So, parang ganito. Christianity is true by the impossibility of the contrary. Di ba? And the question is, what does it mean when we say Christianity is true by the impossibility of the contrary? And I believe hindi lahat sa atin na kapag binitawan itong salitang to, hindi lahat sa atin ay automatic na grasp kaagad yung idea ng argument na ito or ng answer na ito. So, importante na ito yung ating ma-flesh out ngayong gabing ito. How is Christianity true? Okay, and what does it mean when we answer the question, how is Christianity true when we say Christianity is true by the impossibility of the contrary? Okay, so anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng impossibility of the contrary, it means that the truth of something is demonstrated both in its affirmation and its rejection. So, ganun ka tindi ang Christian worldview. Why? Because ang Christian worldview ay ina-affirm mo siya both in its affirmation and denial. Okay? So, let's say for example, magkaroon tayo ng interaction dito. Prove to me that words exist. Sinong gusto ng recitation? Prove to me that words exist. How do you prove that words exist? Merong may idea? Okay? So, ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. To argue that words exist is to presuppose that words exist. And to argue that words doesn't exist is to also presuppose that words exist. Ibig sabihin, therefore, without words, you cannot even argue. Nakuha po ninyo? Ulitin ko. If you're going to prove that words exist, you must presuppose words. At para sa mga tao na gusto makipag-argue na no, words doesn't exist. And that is self-defeating. Why? You just uttered words and you deny it.
You see, the truth that words exist is also affirmed by its denial. So yun yung ibig sabihin ng the impossibility of the contrary. Without words, you cannot even argue. Nasundan ba ako? Yep. Okay. Sige. Let's proceed. So therefore, when we argue the truth of the Christian worldview from the impossibility of the contrary, it means that the truth of the Christian worldview is demonstrated both in its affirmation and its rejection or denial. Deny the Christian worldview and you will still affirm the truth of the Christian worldview. But still, parang ano pa din, parang mind-blowing pa rin. At parang kahit na binalik, kahit balikan natin itong example na ito, it is as if na parang mind-blowing pa rin. Parang hindi pa rin natin mag-grasp. So, ganito. Prove to me that God exists. Okay. So, parang ginamit natin yung analogy ng words. Diba? So, prove to me that God exists. To argue that God exists is to presuppose His existence. And to argue that there is a lack of evidence for God or He does not exist is to also presuppose His existence. Ibig sabihin, without God, you cannot even argue. Or yung very common na binibitawan naming word na without God, you cannot prove anything at all. The proof of the truth of the Christian worldview is that if the Christian worldview is not true, you cannot prove anything at all. Okay? So, let's go. So, meron muna akong ibibigay na three irrefutable proofs. Okay? Now, we don't believe in God because of this proof. We believe in God by regeneration, of course. Tayo ay na-convince that the Christian worldview is true by the sole working of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, hindi tayo nag-decide, yeah, this is the true worldview. And I am willing to defend this all by myself because of my decision, so on and so forth. No. You were convinced that the Christian worldview is true because your hearts ay binago ng Diyos from heart of stone ay naging heart of flesh. So, why are you a Christian? Because of regeneration. Yun yung ultimate na pinakasagot doon. Okay? Kasi nga, marami ang mga unbelievers na nagsasabi, well, I'm not convinced with your argument. Yes, of course. Kasi ang argument ang proof na ino-offer ng Christianity, alam namin mismo sa sarili namin na hindi ito enough to convince an unbeliever apart from the working of the Holy Spirit. Now, kung sasamahan ng Banal na Espiritu, eh talagang mababago yung kanyang worldview. So let's talk about these preconditions of intelligibility at hindi po tayo magdudwell dito or hindi po natin ito lalaliman. Itatouch lang po natin to dahil magkakaroon po tayo ng mga separate lessons for these preconditions of intelligibility. But at least, meron tayong slight na grasp dito sa preconditions of intelligibility na to. So, unahin po natin yung uniformity of nature, yung tinatawag natin na induction or inductive principle. Familiar na kayo dito dahil palagi nyo naririnig sa akin to kapag ako ay humaharap sa mga atheists or kahit sino nagagamit po ito, hindi lang po sa atheists, kahit sa mga non-Bible-believing worldview din. So, ang uniformity of nature is the foundation of science. Without the uniformity of nature, then there can be no science. Meron po tayong intern dito na nasa medical field at nai-enjoy niya yung science. Why? Because he is standing on Christian presuppositions. Alam niya that ang kanyang ginagawa ngayon ay in-expect niya na magiging effective pa rin ito bukas because he is using past experience to predict the future.
It relies on the predictability of nature to reveal that the future is likely to resemble the past. So, induction is the method of generalizing from observed cases to all cases of the same kind. Now, when we are talking about what happens in the past, hindi yun science. Although, may kaparaanan ng science to know what happens in the past. But when we are asking about the past, we are asking about history. Dahil again, ang science ay kung anong nangyari sa past ay ipinoproject mo ito sa future. Okay? So, ganun po siya. Now, how Christians account for the uniformity of nature? Genesis 8:22, while the earth remains, seed time and harvest, cold, heat, summer, winter, day and night shall not cease. Ito yung pangako ng ating Panginoon after Noah's flood, na magkakaroon ng regularity ang nature. Now, ang laws of physics ba ay posibleng magbago? Okay? Posible itong magbago kung sasadyaing baguhin ng Panginoon. Like for example, ano ang means or ano ang kaparaanan para mabago yung laws of physics? Of course, sa atin kasi, nagme-make sense ang tinatawag nating miracle. Okay? So, yung miracle. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi bound ng natural. Hindi siya bound. So, kapag bumagyo sa Pilipinas, hindi naapektuhan ang ating Panginoon. That's the very reason why Jesus Christ can turn water into wine. Hindi po yun laws of physics. Di ba? Kumbaga, hindi yun yung natural na nangyayari. How can you turn water into wine? It really requires a miraculous ability to perform that. But, at least, sa panahon natin ngayon, we can have certainty na mamaya, yung ipapaligo natin, bukas ang umaga, yung ipapaligo natin ay tubig, hindi siya wine. Okay? Dahil pinangakuan tayo ng Panginoon na ito ay uniform. And sabi sa Hebrews 1:3, God upholds all things by the word of His power. Okay? So just a glimpse of the uniformity of nature. Mamaya na lang natin entertain yung mga questions. Good evening sa mga bagong dating. Sampu na tayo. Now, laws of logic. One of my favorites. Actually, itong triad na ito, these are my favorites. But sometimes napapako sa usapan ng laws of logic. Bakit? Kasi laws of logic pa nga lang, hindi na ma-account ng ating mga kausap. How can we proceed? The reliability of the senses, the reliability of reasoning, and inductive principle and ethics. So, dito pa nga lang sa laws of logic, medyo struggling na ang ating mga kaibigang mga non-believers. So, laws of logic are rules of correct reasoning. Laws of logic are also rules of inference. So, si Ram de la Peña, naging guest natin siya dito, and nung dinefine ko yung laws of logic as universal, immaterial, and unchanging laws, medyo hindi niya matanggap. And wala naman akong problema kung i-define ito na rules of inference. In fact, these are really rules of inference. That the law of non-contradiction, law of excluded middle, and the law of identity are rules of inference. At walang problem doon. And I am simply describing what a laws or what laws of logic are. Okay? So now, how do we account for... Yes, my question? Sino yung salita? Okay, wala. Sige, let's proceed. So, how the Christian worldview account for the laws of logic? As universal, immaterial, or non-physical, pag sinabing immaterial, not made of matter, and invariant, or unchanging. So, simple lang, God reveals Himself as sovereign over all things. Okay? Sabi nga sa Psalms 115 verse 5, ata yun, that God can do whatever He pleases. He is universal and He never changes. Sabi sa Malachi 3:6, He never changes. I forgot to indicate the scriptural warrants, but we are already familiar with these attributes of God.
And of course, God is not made of matter. Kaya nga, pag merong mga atheists sa Atheist Republic ata, nagtanong, if God is not made of matter, then what is He made of? So it the question still assumes that God is made of something else. At meron ngang tayong doctrine dyan na divine simplicity that God is without parts. Pag sinabing God is without parts, wala siyang kamay, wala siyang paa. So, yun yung God, yun yung divine simplicity. And we are also praying na ma-invite natin si James De Lozal sa ating podcast to discuss those topics. Napaka-importanting maunawaan natin yung divine simplicity. Okay, so we have uniformity of nature and laws of logic. Pangatlo ay ethics. Simple lang yung ethics. It is the study of morality or moral principles. What is right? What is wrong? What is moral? What is something that's immoral? Or it answers the question, is there an objective moral standard or morality? Or is morality objective or subjective? So sa, nagre-revolve yung philosophical questions na yun sa subject ng ethics. Now, how do we account as a Christian for morality? Morality must be objective or else anyone can stipulate his own moral preference. And kaya nga nagre-reklamo minsan yung mga atheists kapag binaban ko sila, it only proves our point that morality or ethical standards or ethics is indeed objective. Dahil kung hindi objective, bakit sila nagre-reklamo kung sila ay binaban? Or dapat irespeto lang nila, okay, preference niya to. Opinion niya to, choice niya to, so dapat hindi tayo magreklamo dito. But then again, they cannot resist being image bearers of God. Lalabas at lalabas yon. So ang ginagawa ng mga non-believer is para silang merong hinahawakang ball at nilulubog nila ito sa pool. At ang ginagawa natin is hindi natin inaagaw yung bola sa kanila. Ang ginagawa natin is piniprick natin yung mga fingers nila hanggang sa mag-pop up yung bola. And then again, isusuppress pa rin nila. Kaya nga, once na nagreklamo sila, those are proofs na umaangat yung mga dalili nila, nahihirapan silang isuppress yung truth about Christianity or truth about objective morality. So, now in the Christian worldview, we can account for objective morality because God is the source of all the moral principles that we have, namely the Ten Commandments. Okay? So, and masasabi natin that God is also the standard of all goodness. He is the standard of goodness. We know that it is wrong to murder because not because God put that in the scripture. Hindi dahil ang ating Panginoong Diyos ay nilagay yun sa scripture, but because God is not a murderer. Kaya niya nilagay sa scripture yun. What's behind that is because God is by nature not a murderer. Okay? Kasi some questions may arise, bakit kaya nilagay sa scripture na bawal ang pumatay? May something inherently good ba sa utos na yun, yung tinatawag natin Euthyphro dilemma? May something good ba sa nature ng utos na yun that makes that command good? Or yung the way na ikinomand ng Panginoong Diyos yun yung nagpapabuti sa command. Alin doon? But again, Christian or the Christian worldview is not bound by that dilemma. Okay? Hindi yung dilemma sa atin yung Euthyphro dilemma. Why? Kasi yung Euthyphro dilemma ay applicable lang yun para sa Diyos na contingent. Pag sinabi natin contingent, yung mga Diyos-Diyosan. Okay? Na let's say mga Unitarian gods, okay, they are contingent upon creation. They cannot love without their creation, so on and so forth. So we can ground morality in the Christian worldview. Okay, so next,
So, dito na, tapos na tayo sa introduction, dito na tayo medyo magiging technical ng konti. Okay? So, common problems that we face when we engage with a non-Bible believing worldview is that they don't understand their very demand. Hindi nila nauunawaan yung mismong dinedemand nila sa Christianity. Okay? So, yan yung dilemma. Yan yung problem. Again, hindi ito problem sa atin, pero yan yung problem once na merong mag-object sa atin or lumapit sa atin para questionin nasaan ba ang Diyos. Okay? The problem is they don't even understand yung pinaka-demand nila. Ibig sabihin, they don't understand what it means to prove something. Diba? Pinaparot lang nila yung sinasabi ng ibang mga atheists. Prove it. Okay? Prove it. It sounds arrogant. Evidence. Show me. Okay? But, pwede natin silang tanungin ng isang question na kagaya nito. Are all factual questions or factual questions answered or proven in the very same way? Kung sino, yes or no lang ito. Are all factual questions answered or proven in the very same way? Sinong pwedeng sumagot? Yes or no? No. No. Okay. No. No? Sinong gusto mag-yes? Wala. Okay. So, tama kayo. No ang sagot dito. Why? Now, why is it important? Okay. Why is it important that we should ask them the question, are all factual questions answered or proven in the very same way? Because proving that crackers in the pantry exist is different from proving that God exists. Correct? Diba? For example, may crackers sa pantry or may crackers sa refrigerator. Now, gusto mong malaman na merong crackers sa refrigerator, anong gagawin mo? Verify mo, bubuksan mo yung ref, at tsaka mo mako-confirm na meron. Now, ganun din ba ang ginagawa natin when we want someone to prove that God exists? Of course not. Iba ang demonstration, when we prove that God exists. Not in the same way as proving that there is a cracker in the pantry or in the refrigerator. So, ang tawag natin sa fallacy na yun is crackers in the pantry fallacy. At kadalasan ng mga non-believing worldview ay ganito ang kanilang thinking. Nasa crackers in the pantry. Na gusto nila na kapag nagde-demand sila ng evidence is nandiyan na kaagad. Okay? The thing is, hindi ganon. Pero pwede naman yung sagutin ng multiple ways. But then again, wala pa tayo doon sa defending the faith. Foundational tayo. Okay, guys? So, kapag merong mga parot na mga atheists na nagsasabi sa inyo na prove it, show me, evidence, ask them, are all factual questions answered or proven in the very same way? Di nila nagigets yung question na yan. Pero I hope na may mga ilan na nakakagets, pero hindi lahat. Again, kasi nga pinaparot lang nila yung evidence and prove it. Hindi talaga nila sinisik na unawain ang katotohanan ng Christian worldview. Okay? So, if you're wondering why triangle yan, it's because Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Kasi kung bilog, Unitarian. Naks. Pero, sinadya ko lang yan. Okay? So, let's proceed. Now, our duty is to make them understand what God exists means. Tayo, bilang mga Kristiyano, ang pinaka-duty natin is
kahit to the very least, ipaunawa natin sa kanila, ano bang ibig sabihin ng God exists? Okay? Kaya ini-invite natin sila, di ba, sa ating worldview. Okay, grant the truth of the Christian worldview para maunawaan mo yung what it means when we say God exists. Ano ba to? Kasi sometimes when nasa debate kasi tayo na time pressure tayo, we tend to go directly to our articulation of our arguments, and sometimes ako guilty rin ako dito, hindi ko na naipapaliwanag yung kung bakit and ano ang ibig sabihin when we say God exists, and kailangan itong ma-practice talaga. Okay? And nangyayari din na hindi mo nape-present kaagad yung what it means when we say God exists is because of some atheists' demeanor. Dahil nga masyado silang aggressive, so on and so forth. So, this is very important. Okay? This is very important. So, let's proceed. Now, what if each of us will cease to exist? What if? What if lang? So, what if? And what if? Ano ang mangyayari? Okay? So, basically, your existence, for example, si Nico, his existence is irrelevant to my existence. Mawala. In fact, bago ko makilala si Nico, I'm living my life happily. Okay? But ngayon, na nagkaroon na kami ng relationship, hindi na metaphysics ang pinag-uusapan namin noon, kasi existence eh, di ba? Hindi na metaphysics, kundi relational na. Okay? So, pero pag pinag-uusapan natin yung existence, kagaya nito, na for example, itong tao na to, itong nasa pinaka-left ay si Nico, pangalawa si Pastor Joseph, nawala si Pastor Joseph, naapektuhan ba ang existence ni Nico? Absolutely not. Let's say for example itong 1, 2, 3, 4. Yan, pang-apat ay nawala rin, nag-cease to exist din siya. Naapektuhan ba ang existence ng tatlong to? Basically, hindi. Hindi naapektuhan ang kanilang existence. So your existence is irrelevant to my existence. It means that when I cease to exist, you will still exist. Naunawaan? So kahit mag-exist ang kaibigan natin, we will still exist, maliban na lang kung tayo ay parehong na-aksidente. But then again, death is not ceasing sa existence, dahil again, meron pong immaterial part ang body natin. But granting na nag-exist ako, walang maapektuhan sa metaphysics ninyo. Okay? But that is totally different with God. Okay? Iba yan sa Diyos. We have a creator-creature distinction na kung tawagin natin. Okay? So, let's say for example, itong mundo na ito, yan, mundo. Yung universe na yan, para lang at least ma-limit natin yung ating imagination. So itong pinakamalaking bilog na ito is ito yung God's sovereignty, or ito yung eternity, for example. Kasi hindi, alam naman natin na yung eternity ay hindi kayang sukatin. But for the sake of discussion and for teaching purposes, let's just assume that this is eternity and we have the triune God that is sovereign, and sa gitna ay makikita natin yung universe na creation, at sa universe na ito nagtatranscend yung laws of logic, uniform ang nature, at sa mga tao merong silang pinanghahawakan na objective morality. Okay, so remove God out of the picture. Try natin.
Let's remove God out of the picture and you'll have nothing. And you'll have nothing. No God, no creation. Yan yung ating basic presuppositions. Okay? Now, hindi po blind yung ating presupposition when we say that without God, there can be no creation at all. Why? Because He revealed Himself that He is the Creator. Now, if wala siya, walang magre-reveal. Walang magiging creation. Okay. So, how do we know this? Again, balikan natin by the impossibility of the contrary, which I hope nagkaroon na to ng konting liwanag sa inyo. And second, God revealed to us that the contrary is impossible because He is the Creator of the world. Pag sinabi natin the contrary, the opposite is impossible. That is impossible na walang creation if walang creator. Okay? So, ganun siya. So, ang tawag natin dito is revelational epistemology when we say God revealed Himself by nature and through Scripture. And very important din na kapag nag-present tayo, meron tayong kausap, kaya nga sa ano namin ni Drix sa comment section, very important na inarticulate ko sa kanya, what is God? God is spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Kung makikipag-argue sila sa Christianity, dapat i-assume nila tong definition na to. Why? Nagko-complain si Drix, bakit ganun? Bakit kailangan kayo yung mag-define ng terms nyo? Well, hindi nga nila nagugustuhan when we define their own terms. Like for example, atheism is a religion. Di ba? Babansagan nila tayo ng straw man. So, hindi ko ginagamit yung argument na yun. Pero may katotohanan yun. Oo? And atheism is a belief system. Ayaw din nilang gamitin yun. Pero again, may katotohanan pa rin yun. So, see the inconsistency there. Gusto nilang atakihin ang Christianity by means of strawman argumentation. Pero ayaw nila nang ina-attack sila by strawman argumentation. So, it's very ironic. So, sa Islam, pinapayagan din natin sila na i-define nila yung kanilang sariling Diyos. Walang problema yun sa Christianity. Atheism, sige, define mo sarili mong worldview. Hinduism, sige, define mo sarili mong worldview. Wala tayong problema doon. And in the near future, hindi lang atheism yung i-demonstrate natin dito. Monotheistic, unitarian, and polytheistic din. Okay? So, let's examine two worldviews for now, namely atheism and Christianity. Okay, so we have atheism. Makikita natin sa atheism na merong universe, merong uniformity, laws of logic and morality, at merong tao na nag-exist. Versus, there is God, the Creator, at sa gitna nito ay nandun yung kanyang creation na merong na binigyan niya ng certain uniformity na laws of logic also transcends sa creation dahil merong order ang universe and pinapractice ng mga tao, which is morality. Okay, a battle begins. So, without a universal mind to observe these things, yung in-example ko kanina na induction, laws of logic, and morality. So, without a universal mind to observe these things, how can we know that these things are indeed universal? Now, let's say, tanggalin natin yung God out of the picture, di ba? Nakita natin kanina that there is nothing. So, what's left is no God versus God. Sa atheism, no God. Okay, we have reality only. Sa Christianity, there is God at merong reality. So without a universal mind, how can we know na itong induction ay true universally, laws of logic are true universally, and morality is true universally?
How can we know that? Now, in the Christian worldview, sige, unahin muna natin yung atheist. To be able to justify knowledge, ang definition po ng knowledge is justified through belief. Let's say, for example, kapag sinabi ko na, alam niyo ba guys, magkausap tayo ngayon pero hindi ako sure. Ibig sabihin nun, nag-drop ako ng knowledge claim pero hindi ako sure sa knowledge claim ko. Therefore, yung knowledge claim na yon ay hindi talaga totoong knowledge. Knowledge can only be true if it is justified through belief. Okay? So, however, itong tao na to na makikita natin dito ay hindi universal ang kanyang mind to observe reality, di ba? To observe reality na, uy, yung induction, uniform, yung induction, totoo, that there is certain uniformity in nature. Uy, yung laws of logic na observe ko na, kasi nasa outside ako eh. Andito yung ano, for example, ito. Ito yung universe. Diba? Andito ako, nasa labas ako, at tinitingnan ko sa bird's eye view. Okay, consistent. Ang laws of logic, may order, yung universe, so on and so forth. So with if you don't have a universal mind to assess, to evaluate these things, these preconditions of intelligibility, which makes all human experiences possible, if you don't have a universal mind, you cannot know it. Okay? You cannot know it. Marireduce ang worldview mo into utter skepticism. Why? You are your own mind. You are your own mind. Now, in the Christian worldview, if, dahil agree naman tayo that our minds are not universal, at least sa Christian worldview, we have access from someone who has a universal mind. Yun yung triune God. Okay? Yun yung triune God na nag-reveal sa atin that merong uniformity of nature, na nag-reveal ang Panginoon na kanyang sarili, that he is logical, he cannot lie, he cannot contradict himself, na nag-reveal sa atin ng Panginoon that he is the standard of morality, objective standard of morality. Now, atheism, this guy cannot even observe his own mind. Kulong siya sa sarili niyang pag-iisip. Aminado tayo, subukan niyong obserbahan yung sarili niyong kaisipan. Baka mamaya, makita kayo ng mga nanay, tatay ninyo na, huy, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ata. Ma, wag ka muna magsalita. Inoobserbahan ko yung mind ko. Ano bang nangyayari sa mind ko? No, we cannot do that. That's impossible. We cannot observe our own minds. We must have to get out of our minds or our mind to observe our mind. Kasi ang mind at saka ang brain are two separate things. Hindi ito pareho. Mind is non-physical and the brain ay physical. Okay? Ang brain, oo, observe kung paano yung mga electricity, so on and so forth. Pero ang mind, hindi. Hindi na oo-observe yun. Now again, paano ma-account ng mga atheists ng induction laws of logic and morality? Paano nila sasabihin? Okay, dahil nga hindi nila ma-account ang morality as objective, magre-resort sila sa subjective morality. Okay, subjective yung morality. So, sige. Grant. Kaso, meron tayong tinatawag na inductive principle. At ang inductive principle ay universal. Okay? So, again, without a universal mind, nakakulong ka lang sa sarili mong pag-iisip, how can you know that these laws are universal? And of course, the laws of logic then. Now, sa atin, hindi natin kayang gawin yon kasi hindi universal yung mind natin, but at least we have a revelational epistemology. How we know what we know because God revealed it to us. How do we know that reliable ang ating senses? Because God, we are made in His image and His likeness. He gave us these senses and perception such that we can know things for certain. Alam natin na kapag tinitingnan niyo yung image dyan sa PowerPoint,
alam nyo na hindi kayo nadideceive, na may dalawang arrows dyan, left and right, na merong isang oval dyan, at dito sa kabila ay may triangle, father, son. Alam natin na hindi tayo nadideceive. Okay? So we have certainty from those things. So let's proceed. Now therefore, in the Christian worldview, we have a justification for everything that exists because God exists. Atheists don't. And they want us to prove God. You see the absurdity. Gusto nila na patunayan natin na nag-i-exist ang Diyos. They cannot even get out sa kanilang sariling mga pag-iisip. To observe that every single individual holds to the same laws of logic. So, cannot be. No argument. Only dislike and complaints. Wala talagang argument. So, mali yung slide na yun, hindi ko nabura yun. But how does atheism's rejection of Christian God affirms the Christian God's existence? So ulitin ko. But how does atheism's rejection of the Christian God affirms the Christian God's existence? This leads us to the very first question. So you see, para tayong para tayo pa yung discussion natin parang bumalik ulit sa umpisa. Kasi di ba? The proof of the truth of the Christian worldview is that if the Christian worldview is not true, then you cannot prove anything at all. So basically, yung argument from the impossibility of the contrary, mapapatunayan natin dito that atheism's rejection of the Christian God affirms the Christian God's existence because atheists are standing on Christian presupposition. Okay? They can also reason. They can also prove things. Gumagamit din sila ng science. Nag-a-appeal din sila sa morality. They are able to do that. Why? Because they are standing on Christian presuppositions. Without Christian presuppositions, atheists would be able to reason. And without the God of Christianity, atheists will not be able to reason against Christianity. So, ganun ka powerful. Akala ng atheism ay nasa labas sila ng reality ng Diyos. Hindi sila aware they are standing on Christian presuppositions in order to argue against Christianity. Diba? So, that ends our lesson for tonight. Proverbs 1:7, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, without which we cannot acquire true knowledge. Fools despise wisdom and instruction. So if you have questions, ready tayong tanggapin yung mga questions na iyon. Okay? So, tigil ko na yung aking recording.